Anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya niyo. Anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP chief ba to? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, was, hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Magandang gabi mga kabalitaan! Panoorin ang latest headline para di kayo nahuli sa balita. Narito ang latest Congress hearing ng extrajudicial killing and war on drugs. Si General Bato, inakbayan niya ako papunta sa sasakyan na Land Cruiser na puti na bulletproof. Nung sumakay na kaming lahat, si General Bato nasa front seat, ako ay nasa likod, pinagitnaan ako ng dalawang mga pulis at sinabihan niya ako na aminin mo na sangkot ka sa kalakaran sa droga dito sa Pilipinas. At idawit ko si Peter Lim. Idawit ko si Peter Lim at si Laila De Lima para madiin na sila. Kapag hindi raw ako sumunod sa plano, pwedeng mangyari sa akin ang nangyari sa ama ko o isa sa mga pamilya ko ang mamatay din. So, nanginig ako sa panahon na yon. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Yan po ay totoo. Hindi gawa-gawa to. Habang papunta kami sa Krami, pagdating ko doon, ang daming media. Nag-fingerprint ako dahil sa warrant na sinerve nila sa akin. Maya-maya, nagpa-press conference at ang mga kapulisan. Sinali ako. Tinuruan ako na humingi sa publiko ng tawad sa aking pagbibenta raw ng droga at humingi ng tawad kay Presidente Duterte. So ginawa ko, humingi ako ng tawad kay Presidente Duterte na bigyan ako ng pagkakataon na magbago. At sinabi ko pa noon, humanda kayo mga kasali sa droga, sa kalakaran ng droga sa Pilipinas. May, hindi ko inano yung pangalan pa ni Ma'am Laila noon eh. Abangan nyo, sasabihin ko, yun ang pagkasabi ko sa Frescon. Abangan nyo, isiwalat ko lahat ng mga involved dito sa droga sa Pilipinas sa aking nalalaman. So sabi naman ni Bato, Kerwin, para magkaintindihan tayo at para walang mangyari na masama sa iyo o sa pamilya mo o sa membro ng pamilya mo, sumunod ka na lang sa plano. Tapos ang tanong ako, Sir, anong plano po ba? Yung sagot ni Sir Bato, yung plano na idiin si Peter Lim at si Laila De Lima na kasali sa droga, supplier si Peter Lim, isa sa supplier ng droga si Peter Lim dito sa Pilipinas, at si Ma'am Laila, protector sa mga
iligalista sa nagbebenta ng droga. Mahirap yung pinagawa mo, Sir Job. Alam naman natin na malinis si Congressman Richard, si Richard Gomez. Basta isali mo lang, pero nag-ano si Bato, basta ang siguraduin mo lang, di ba na ano yung pangalan mo kung sa yung sa dinawit sa testimony sa affidavit doon sa Senado. Sinabi ko na hindi kasali, huwag niyang gawa ng problema. Kasi parang may ano siya parang may galit siya noon kay Richard, kay Congressman Richard. Sinali niya, pero walang katotohanan naman yun. At hindi nasali nung nag-testify ako sa Senado. Ang nasali lang si Ching Biloso, si General Loot, Lovely Impal, Peter Lim. Kausapin mo si Dayan. Ikaw sino yan, sir? Yung driver bodyguard daw ni Ma'am Laila. Yung driver bodyguard ni Ma'am Laila. Kasi para kami magkasinabot sa magkaintindihan sa gawing senaryo o salita doon sa Senado. Kasi kung nasubaybayan nyo yun, yung kay Dayan at yung sa akin, magkaiba ng date. Magkaiba ng pizza. Kaya sabi niya, mag-usap kayong dalawa, ayusin nyo yan. Kailangan magtugma ang mga pizza na nagkaroon ng tanggapan ng pera, drug money, sa dampa at sa mga lugar. Sir Marcos, peace na tayo, sir. Naintindihan ko na yung pangyayari. Siguro, sa sariling opinion ko, you're just following an order. O may tao sa likod mo Mr. sa panahon na yun. Alam mo, kaudalaw man lang at makita ang papa ko na nakaburol sa yung papa ko po, mabait. Mabait na tao. Mahirap na kung elaborate ko pa kung anong klaseng tao siya. So siguro sa nakita kong kakayahan ng Quadcom o sa mga congressmen, pwede naman sila magpadala ng tao doon sa lugar namin at itanong kung anong klase o anong unsay pagkatao sa akong papa. Mahirap kasi na ako magsalita na ganito, kasi sarili ko yun, ama. Mas mabuti na malaman nyo based doon sa mga tao sa Albuera. I understand, Kerwin. You also stated in your sinumpa ang salaysay, habang nasa Malaysia ka, papuntang Abu Dhabi, you learned that the late Mayor Espinosa is included in the narco list. Oh, yun po. Nalaman ko lang na nasali siya sa listahan ng presidente na narco list. Paano at kanino niyo po nalaman na kasama pa lang inyong ama sa narco list? Sa panahon na yon, may kaibigan ako na si Buntuyan, taga Cebu. Si IDG din yun, si Sir Delpin Buntuyan. Siya ang nagsabi sa akin na amigo, ang imong papa na appeal sa narkulis ni presidente. Was there ever a time, Kerwin, that you validated or you verified the truthfulness of the fact that your father is included in the narco list?
na ano ko na yun, na positive na talaga, na naniwala ko. Kasi sa TV at sinabi ni Pangulong Duterte na kasama ang papa ko sa listahan ng mga narkolis. You are saying, Kerwin, that Mayor Espinosa is one of those named by President Duterte as included in the narcolist. Is that your statement, Kerwin? Yes, yes po. And that is the reason why you conclude already that indeed your father is among those in the narcolist. Yes. Tama ba? Yes po, yes po. There are three important statements you made in your sinumpaang salaysay which really captured my attention. First, Kerwin, is the raid which happened in the house of your late father in August 2016. You mentioned in your affidavit that the guns, the explosives, and the drugs were all planted, and you were certain because prior to the raid, there were women who cleaned up the entire house. Yes. Because they are apprehensive already that any time there will be a raid in the house. Yes po. Bago nangyari ang raid, yung mga women supporter ng daddy ko nandoon sa bahay. Kasi yung daddy ko doon na tumira sa munisipyo. Nagbabantay ang mga women supporter ni daddy sa bahay namin, ancestral house. Habang nandoon sila, lininisan nila yung bahay ni daddy. At yung sinabi, nandoon daw sa nakita sa cabinet, sila mismo nagtaka kung paano nakita na merong mga illegal na bagay doon sa cabinet, samantalang ang dami nilang naglinis na wala silang nakitang droga. Can you please confirm for the record, Kerwin, ano ang mga nakuha ng PNP operatives during the raid of August 2016 in the place of residence of the late mayor? Sabi daw nila, based on sa ilang report, nakakuha sila kanog 11 kilos na shabu dito sa ilalim ng cabinet, at mga baril doon daw sa loob ng bahay ni Mayor, at may mga pampasabog doon din nakuha sa loob ng bahay ni Mayor. Kung isipin natin 11 kilos, hindi kaya yun nakita sa mga naglinis na mga women's, ang dami nun, at ang mga baril at ang mga bomba. Ilagay kaya yun ni Mayor sa loob ng bahay na mga sumasabog na mga bagay at mga mahabang baril? Yun ang sabi nila, na nakita daw nila doon sa loob. Pero walang kahit isa na taga Albuera na maniwala sa kanila, sa report nila na may nakuha doon. Kasi so you deny, Kerwin, the legitimacy of the raid or the operation that was conducted by the police operatives on August 2016? Opo. And can you please state for the record, sino po ba ang namuno? Sino po ang team leader ng naganap na raid sa inyong tahanan nung nasabing petsa? Si Mr. Juby Espinido po. Can you please state his full name? Police Colonel Juby Espinido. Wala po ako dito sa bansa. In other words, you are relying only to your sources with regards to this story surrounding the raid and the killing of Mayor Espinosa in Baybay, Leyte. Yes po. For a period of 7 years, naniniwala ang buong sambayan ng Pilipino sa naging testimonya mo sa Senate noon. Now you are completely overturning all your statements. And we owe it to the Filipino people to explain and share what really happened according to your source during the raid and the killing
of Mayor Espinosa in November, on November 5, 2016 in Baybay, Leyte. Naniwala ako doon sa mga nakapiit sa loob kasi sila ang nakakita at nakakitan-kita nila sa dalawang mata at narinig nila ang mga putukan. Kitan-kita nila from the very beginning pagpasok sa selda ng aking ama. Kerwin, kung nakikilala mo itong mga taong tinukoy ng iyong mga source, maari mo bang banggitin sino itong mga pulis na pumasok sa selda ng iyong ama? Sa sinabi ng aking source, ang pumasok doon si Leo Larraga. Leo Larraga, siya talaga ang kumitil sa buhay ng papa ko. Ang nalalaman mong kasama nitong mga nag-raid at nag-operate pumatay sa iyong ama? Si Colonel Marcos at si Sir Matera, kasi mga kaibigan ko sila. Who were present? Sinong nakasaksi doon sa sinasabi mong pagpaslang sa iyong ama? Mga detainee po. Can you please name these detainees who were able to witness that incident? A certain Dondon na taga sa amin sa Albuera. At si Raul Yap na matay naman yun. Patay man si Raul Yap. At si Rubin, a certain Rubin. Dalawa o tatlo sila pero yung isa. Tatlo yung ano ng daddy ko kasama niya sa selda, nag-a-assist sa kanya. Yung isa patay na po. Namatay din kasama yung daddy ko. How about the other one? Is he still living? The yeah, other yeah. one? Opo. Opo, Your Honor. What is his name? A certain Dondon. A certain Dondon. Oh. And can you please share with us, ano ho ba yung nalalaman yung pangyayari dito sa pagkamatay ng inyong ama? Pumasok, and then what happened next? Ang una nilang ginawa daw, sabi sa aking source, pinapilis the wall muna yung mga police. Sino yung sila na tinutukoy mo na pina-face the wall? Mga duty po. Duty na pina-face the wall. Oh. And then? Then, pinaluhod sila na sinabihan daw na huwag kayong titingin. You are referring to the jail guards? Yes. Yung bantay sa bilangguan? Opo. Pina-face the wall, pinaluhod, huwag titingin, and then what happened next? Hinanap nila ang hard drive ng CCTV. Tapos binuksan, dumiretso na, pagpasok sa may pintuan pa yun bago yung selda ng papa ko. Parang main door siguro ng compound. Binuksan, tapos diretso na doon, papunta sa selda ng papa ko. Tapos yung selda ng papa ko, may kadina at padlock. Binuksan rin, kinuha yung susi noon, binuksan. Tapos ang sabi, walang salitang sinabi, kundi ang papa ko lang ang narinig na nagsasalita. Sir, wag po, sir, wag niyo akong patayin. Diretso, putok na, pumpung. Tapos, yung katiwala niya, gustong yumakap sa kanya, na itry i-save siya, binaril din. Sino itong katiwalang binaril? Raul Yap. Raul Yap. Opo. Anong ginawa nitong pangatlo na kasama pa? Nakalublob sa ilalim ng tarima. Ano yung tarima? Yung higaan po. Your Honor, tatlong judge ang kinuna nila na mag-apply ng search warrant.
si Judge Argelies nag-refuse. At ang sabi ni Judge Argelies na ba't kailangan pang mag-serve ako na nyo ng search warrant na sa loob ng kulungan ang tao. Nag-refuse si Judge Argelies. May judge na certain Janet. Janet ba yan? Ha? Janet. Apelido niya? Pabalona. Kabalona. Saan? Yung? Sa? Doon sa Samar. Yun ang nag-issue ng search warrant. Sa pagkakaalam ko, yung si Janet Kabalona ay parang relatives ng asawa ni Sir Laraga. That it is very unlikely in the practice of law that a search warrant is being issued to search a confined place, much more a detention facility. That is for the record, Mr. Chair. Kerwin, I'm leading to my third question. November 16, 2016, through the coordination with the Interpol, iniuwi ka dito sa Pilipinas. Pagdating sa airport, you were arrested at sinalubong ka ni Senator, Senator Bato. Bato de la Rosa. Nakikilala mo ba si Senator Bato? Siyempre. Bakit mo siya kilala? Matapang yun. Puro barilan-barilan ang hahamon sa TV ng draw sa mga ilegalista. What else do you know about Senator Bato? Bago pa siya naging senador, nasan ba si Senator Bato? Chief PNP yun po, Your Honor. Chief PNP. Yun, ano? Okay, can you please identify the picture on the screen? Sino ba yung nasa screen? Siya po, si Bato de la Rosa. During that time, ano bang assignment ni Senator Bato during that time? Yang kwento mong insidente, nasan siya noon? Siya ang Chief PNP. Yes, you stated in your sinumpaang salaysay na may sinabi sa'yo. Opo. Ang noon ay PNP Chief Bato. Opo. Na kailangan mong gawin kapalit ng iyong pagkakataon na mabuhay. Opo. Do you confirm this? Yes po. Can you please tell us, anong sinabi sa'yo ni Senator Bato? Sinabi niya sa akin, sumunod ka sa plano. Kung sino ang babanggitin mo para maligtas ang buhay mo. Kung ayaw mong sumunod, ikaw na ang susunod sa tatay mo or isa sa membro ng pamilya nyo may mangyari na masama. You mentioned about plano. Can you tell us ano ba yung planong tinutukoy? May mga pangalan na pinaid sa akin, sinubo, at babanggitin ko sa aking testimonya o sa aking salaysay sa Senado. At maari mo bang sabihin sino ba itong mga taong ito at anong gustong ipabanggit sa'yo nang noon ay PNP Chief Bato? Peter Lim, supplier daw ng shabu, pero nandyan lang, tapos hindi na huli-huli. Tapos si Senator De Lima, protector daw sa mga shabu, mga nagtitinda ng shabu sa loob ng Bilibid. Protector daw si Ma'am Laila. At yung iba pa, si Lovely Impal, si Jiraham, si Peter ko, ganun sila. In other po. Words, Kerwin, ang gusto ni PNP Chief ay banggitin mo itong mga pangalan na ito na may kaugnayan sa illegal drug operation. Tama ba yun? Opo. At ito ba'y sinunod mo, Kerwin? Talagang
Sinunod ko po kasi... Bakit mo to sinunod? Of course, alam mong mali ito. Oh. Diba? Bakit mo sinunod ang utos ng Nonay PNP Chief ba to? Kung siguro kayo, kung kahit sino naman sa atin na mga tao dito, nandito sa loob ng Quadcom, talagang susunod dahil kapalit na yon ang buhay mo. At lalo na pag may mga anak ka pang maliit na sabihin na susunod ka na sa papa mo kung hindi ka sumunod sa aming plano. Mr. Chair, I wish to make a manifestation that with respect to the raid of the house of the late Mayor Espinosa, which happened in August 2016, our resource speaker, sadly speaking, has no personal knowledge. So, taking from his statements that there were women who were guarding the house and even cleaned up the house, reason why they are certain that all the guns, explosives, and shabu were merely planted by the PNP operatives, I respectfully move, Mr. Chair, that we invite these women. And I hope Kerwin will be able to name who these women are in order to substantiate the testimony that Kerwin Espinosa has given to the Quadcom. Pidea, sir, palagi pong nababanggit itong narco list. Mr. Chair, Your Honor, yes, the names of the father and son appear in the original list. The Kerwin is listed as a drug trafficker. The father is only, the category of the father, whether pusher or trafficker, is not listed. But in the list, he is already indicated as neutralized. So, he was dead already. I wish to manifest this drug list, the narco list, is indeed very controversial. As a matter of fact, as we go along our investigation, I've been asking our resource speaker, whether during the hearing or off the hearing, as to the origin, the people who validated, the veracity, and no one can indeed vouch as to the genuineness of the names which were included in the list. So I just want to raise this concern that being included in the list would really compromise not only the safety but the entire life of the people who are in this list. No less than the Philippine Constitution provides, Section 1, Article 3, no person shall be deprived of life, liberty, and property without due process of law. What happened to Kerwin and his father, if indeed true, is a complete violation of this constitutional guarantee. Una sa lahat, humihingi ako ng, kung ma'am, kung nagsubaybay ka ngayon sa hearing dito sa Quadcom, patawarin niyo po ako na nadala sa o na uto-uto sa panahon na yon na idamay ka po na walang katotohanan naman. At ang picture na yon, nagkataon lang na pumasyal ang pamilya ko sa baybay at nagkita tayo at nagpa-picture ako. Yun ang ginawa nilang ebidensya. Ma'am, taos ko sa kaloob-looban from my heart, I ask sorry. Sorry talaga po, ma'am. Bato de la Rosa, sana po magbago na tayo na iwasan natin na gumagawa lang ng senaryo dahil sa politika na masira ang isang tao kasi hindi kalyado natin. Iwasan na po natin at huwag na natin gawin na pilitin na gumawa ng kwento para lang ma-pin down ang isang tao. Yun lang po ang mabigay ko kay
Senator De La Rosa na mensahe. At sa ating Pangulo, noon, ang pinagbigyan ako ng mensahe, Mr. Duterte, sana po i-validate nyo po bawat report na marinig mo sa iyong paligid na ganito, ganyan, ganyan, si Pulano. I-validate nyo ng maigi para walang taong masaktan, lalo na ngayon na tumakbo ka ng mayor. Huwag kang magpasulsol sa mga nakapaligid sa iyo. Yun lang po. Sabi ko sa daddy ko, di, kung saan ka man naroon, huwag mo kaming abayaan, i-guide mo kami hanggat makuha ang hustisya ng iyong pagkamatay. Salamat sa lahat na pinadama mo sa amin nung ikaw ay nasa kapiling ka pa namin na bilang ama. Basta di lahat gagawin namin ng mga anak mo. Na makabit ang hustisya ng iyong pagkamatay.